Isa na namang modus ang ating pong ibubunyag kung saan ilan sa mga biktima ang lumutang upang isiwalat ang panlulokong ginagawa sa kanila ng mga salarin. Sa bagong modus na ito, tatawag ang magpapakilalang ahente ng isang kilalang bangko. At dahil po sa galing nitong magsalita, hindi namamalayan ang mga biktima na nananakawan na pala sila sa kanilang mga credit cards. Paano ito nangyayari? At paano maiwasan mga biktima? Narito at inyo pong panoorin. Yun pong savings na yun. Sinisave ko po siya kasi yung mother ko meron pong breast cancer, stage 3. Nakaka-trauma talaga. Bagong modus, bagong paraan ng pambibiktima. Ito ang ating ibubuking. Good afternoon. I believe I'm speaking with Ma'am Katrina. Yes, speaking. Regarding po ito sa inyong Gold Union Pay credit card po na ginagamit. Viral ngayon ang post sa social media ng netizen na nakilala natin na si Kat, kung saan nagbabala siya tungkol sa modus na muntik nang makabiktima sa kanya. Agad tayong nakipag-ugnayan sa kanya upang personal niyang ikwento sa atin ang pag-ipag-usap niya sa isang scammer. Kadalasan kasi ang mababasa mo, di ba, parang to avoid yung mga ganong scam. Pag mag-entertain ng calls, kaso hindi siya applicable for me kasi may mga times na siyempre katulad niya kamari. Nag-apply ka ng credit card, so most probably tatawag sila to confirm the details. So tinake ko yung call, binanggit naman niya yung name ko, ganyan. Formal naman siya magsalita, so parang doon pa lang medyo ano, naisip ko na ay baka legitimate call naman, ganyan. Tapos, binanggit pa niya yung type ng card na meron ako. Nung sinabi niya na yung purpose ng call niya, which is yung papalitan daw ng dual microchip with tap system, titanong niya ako kung ano bang preference ko, delivery or pick up. Ang sinabi ko is pick up. And hindi naman niya ako pinilit na mag-delivery. Sinabi ko sa kanya kung pick up, saan ko ba pipick upin? Sinabi naman niya yung usual answer na marinig from legitimate call na nearest branch. At matapos ang ilang sandali na pakipagtransaksyon, dito na niya nakumpirma na scammer ang kanyang kausap. Ang sinabi niya na sa akin, ay ma'am, hindi ka tumatawag sa hotline ni kasi hindi ka aware sa points mo. Which is not true. Dun sa part na yun, dun ko na napagtanton na ay scam to. Kasi a day before nung call, tumawag ako sa actually kasi may problem yung app. Tapos, ang sinabi pa niya sa akin is, meron na daw akong 2,800 na points. Ay, hindi siya magiging peso unless makonvert mo na yung points. Hindi rin ganun kalaki yung points ko noong time na yon. Ang sinabi ko na lang is, meron ba akong option na hindi kunin? So, ang sabi naman niya sa akin, pwede naman, pero maka-forfeit siya. Pwede kang tumawag sa support or pwede ka rin magpunta sa branch. Pero, kapag tumawag ka rin kasi, sa amin din sila pupunta dahil kami yung dedicated team for scheduling. Kung si Kat ay nakaiwas na mabiktima ng scammer, iba naman ang naging kapalaran ni na Lizelle at Liza. Hindi nila tunay na pangalan dahil ang mga naipon mula sa ilang taong pagtatrabaho nila sa ibang bansa, nilimas na mga scammer. May tumawag po sa akin. Panggap po siya na taga-bangko po. Tapos, nag-alok siya ng loan. Sabi ko, hindi ko po kailangan. Nung time na yun po, tawag po siya ng tawag dun sa messenger ko. Binibigyan niya po ako ng parang ano na, ma'am, punta ka dito sa bangko. Tapos, ganito gawin mo. Dinedecline ko po yung tawag niya. Pinapatayan ko po siya. Tapos sabi niya, sige na ma'am, kasi ano lang to, ganito lang to. Ganito lang to, 1 minute lang tong ano na to, tong parang OTP na to. Sabi niya, pero wala po akong binigay talaga kahit ano. Wala pa siyang binanggit na account. Pangalan ko lang po yung nakaano. Buong pangalan ko kasi sa messenger nakalagay po doon. Noong time na yon sabi niya, ma'am, punta ka dito sa ano, sa machine, ganito, ganito, ganyan. Sir, bakit pupunta ako dyan? Sabi ko. Eh, di ba ma'am, wala ka pong online banking? Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay, oh sir, ganyan. Pero, iniisip ko, ano, baka, ano to? Sabi ko. Ay, hindi ko talaga siya pinansin. Noong time na yun po na yun talaga, wala akong online banking ng 2 years na nasa ibang bansa po ako. Dito na siya, nakatanggap ng mga transaction notification mula sa kanyang bank. Sabi ko, bakit may pumasok na message sa ano ko, sa text ko? Sabi ko, ano to? Initiate niya na po yung ano, yung pera ko. You initiate 49,500. Nag-text uli ang banko
na may naka-place, pwede mo siyang UB, I think UBO na parang ipe-place on hold mo siya. Place on hold ko po yun ng time na yon. Pero nung time na po nung nag-inquire ako noon, okay pa siya. Taka ako. Sabi ko, ano sabi ko, ano nangyari? Bali, sunod-sunod na po yung transaction na nare-receive ko sa text. Una, pan-transfer, then payments, tapos pan-transfer ulit. Tapos payments, tapos pan-transfer. Hanggang wala na. Wala po ako talagang binigay na OTP guide. Paano nyo po nalaman talaga na ito na, wala na talaga yung pera? Wala. Ano, nung inanok po yung ATM ko. Ano po ako? Nag-check. 6 pesos. Magkano po ang tanda nung laman nyo? 150,000. Po yung savings ko na naipag talaga nasa imang mas ako. Wala rin umano siyang nakuhang tulong mula sa kanyang bangko. Noong nagpunta ako dun sa bank, tumawa pa yung manager ng bank sa akin. Sinabi pa niya sa akin na, "Ma'am, ang pangit naman ang uwi mo." Tapos ang time na sinabi ko na, "Ma'am, nahak po yung pera ko dito." Sabi sa akin, "Ma'am, binibigay ka ba ng OTP or gano'n?" Sabi ko, "Wala akong binigay ng OTP kahit na." Sabi ko, "Ma'am, naman ako magbibigay ng OTP. Sarili mong pera ay pamibigay mo sa tao na pinaghirapan mo." Agad naman niyang inilapit sa otoridad ang kanyang problema. At kahit dito, tila nawawala na siya ng pag-asa. Nagpunta pa ako ng PNP Cybercrime. Pero sabi sa, bumalik nga ako ng kumuha pa ako ng summary of account. Then, ipile daw po sa court. Tapos sa NBI din po, tumawag rin po ako na NTC para maano yung number ng tao. Sabi ng NTC, hindi raw po pwede magbigay ng number. Tagal po. Kasi private nga daw po yun. Halos ganito rin ang nangyari kay Liza. Hindi niya tunay na pangalan. Nasa ibang bansa siya na makatanggap siya ng mga mensahe tungkol sa mga transaksyon gamit ang kanyang bank account. Last January, okay pa po yung transaksyon ko. Nag-check po ako through online. And then, nung po uling mag-check ako after a week, hindi ko na po siya ma-online. And then, bago po mangyari yung transaksyon na yon, may mga messages na po ako na nare-receive na meron po akong LTO cases, meron po akong traffic violations, meron pong link na pinapadala. Pero hindi ko po siya kiniklik kasi na-realize ko na nga po na baka ma-hack po yung account ko. OFW po ako. And then meron pa po akong isang na-notice na nung nag-online banking na po ako, nagkaroon na po ng forget password. Di ba po pag nag-online transaction ka, meron po siyang mga hinihingi na verifications. So nagsisend po sila ng OTP sa akin, hindi ko po nare-receive yun. So, nung bumaba na po kami sa loop, sa dagat, nag-port na po kami, doon ko na po na-receive yung mga messages na ang dami na pong transaction na nagaganap sa online banking ko po. Doon ko po nalaman na wala na po yung pera ko. Zero balance na po talaga ako. Ang total po talaga nang nakuha sa akin is 250,000. Agad niyang ipinasikaso sa kanyang pamilya ang kanyang account sa banko, pero nag-request po ako sa anak ko na pumunta ng bakit ganito yung nangyari sa online banking ko. And then, hindi po siya pinansin ng banko doon. Kasi syempre, hindi po siya yung account holder eh. Nagbigay lang po sila sa akin ng email, which is nag-email naman po ako. Wala akong na-receive na any reply sa kanila. Exactly June 10, pumunta ako sa kanila. Nagtatanong ako, pwede ba akong kumuha ng SOA para makuha ko yung transaction nung nangyari sa account ko. Ang sabi po nila, hindi ka namin mabibigyan kasi close account ka na. Ang sinabi ko po, paano kung magiging close account eh kabayan savings ako? Na kahit mag-zero balance yan, hindi yan magko-close account. Ang nawalang pera, gagamitin sana sa gamutan ng kanyang may sakit na ina. Yan pong savings na yun. Sinisave ko po siya kasi yung mother ko meron pong breast cancer stage 3. Yun po yung naasahan sana namin na kahit paano mapa-opera namin siya, pero ngayon hindi po namin siya mapagalaw kasi yun nga po yung inaasahan namin na pera na sinisave ko.
Agad nating inilapit sa EMP Anti-Cybercrime Group ang kaso nina Lizelle at Lisa. At ayon sa kanila, bagamat talamak ang tinatawag nilang voice phishing scam, nabawasan na ang mga ganitong kaso simula ngayon. Gusto ko lang i-explain muna kung anong tinatawag natin na phishing or phishing scam. Ito po yung voice phishing. Ang modus po nila ay meron pong mga tatawag sa victim na nagkukunwaring sila po ay representative ng banko or payment service provider na nagsasabi sila na kailangan mong i-update yung accounts mo. Most especially yung sa bank accounts mo kasi kailangan na po gagawing bago. So for you to update it, magbigay ka sa amin ng one-time PIN or tinatawag nating OTP, and from then on, na-manipulate na po nila yung account ng biktima, and lingid sa kaalaman ng victim ay nauubos na po or nalilimas na nila yung pera sa bank account ng victim. Sa ngayon po, as of January 1 to September 18, ang naitala po ng PNP ACG ay 321 cases na. Bumaba po ito ng 19.95% compared dun sa 2023, which is 586 po. Ang 321 cases na to, actually sila po ay nakuhanan ng pera or naubos yung pera nila sa banko. So ang una pong gagawin pag nabiktima po ang kababayan natin ay pupunta siya sa pinakamalapit na bank branch ng kaniyang bank account para i-report ito. Sa gayon, kung meron man dong pwedeng i-freeze na account or meron pa dong transactions na pwede on hold or i-cancel, ay magagawa po ng banko. And kailangan po nilang mag-file ng dispute of resolution sa banko, and then pumunta po sila sa pinakamalapit na PNP ACG office para sa file ng complaint. And yes po, makukuha po natin yung identity ng mga taong ito sa tulong po ng tinatawag natin cyber warrant, yung warrant to disclose computer data. At upang makapagsampa ng reklamo sa kanilang tanggapan, kailangan isumite ang mga sumusunod upang magawan agad ng aksyon. Ang una po namin hinahanap is yung mismong transaction na naganap, or kung meron man po yung conversation na naganap na naisagawa po nila, and yun po yung mga documents na galing sa banko kung sila po ay nagreklamo or nag-report na po dun sa banko nila, and lahat po ng mga documents na pwede nating gamiting evidence po, most especially kung may ginamit man dito na GCash or may ginamit man dito na phone number na pantawag, yun po kasi pwede po nating applyan yan sa telco or sa mga payment service providers para makita natin yung real identity ng mga phone numbers na ito. Muli ay nais palalahanan ng PNP ACG ang publiko na mag-ingat na maging biktima ng mga phishing scam. Paalala po lagi ng PNP ACG sa mga kababayan natin, kung meron man tayong natatanggap na tawag na nagkukunwari or nagsasabing bank representative na kailangan nyo pong i-update yung card nyo ngayon at magbigay po kayo ng one-time PIN, wag na wag po tayong maniwala doon kasi walang banko or payment service provider ang naghihingi ng OTP over the line. Kung meron man pong tumawag ng ganito or nagka-problema kayo, nagsasabing nagka-problema kayo sa mga cards ninyo, mas mainam po na tumawag po tayo agad or pumunta sa pinakamalapit na banko natin para i-report ito. At sa gayon po, maiwasan po nating ma-scam. And lagi po tayong maging mabusisi, maging maingat sa ating online transaction kasi ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nakakaawang isipin na ang pinaghirapang pera ng mga tulad ni Lizelle at Lisa ay mauwi na lamang sa wala dahil sa mga manloloko na hindi lumalaban ng patas sa buhay. Kaya't panawagan ang responde sa mga bangko na maging responsable at busisiing mabuti ang kanilang mga security features upang hindi na madagdagan pa ang mga reklamo at ang mga nawawala ng pera o di kaya'y nagagamit ang mga credit cards na walang kamuang-muang ng mga biktima. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.